Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Naranasan mo na bang subukan ng isang bagay na bago sa iyo? Yung bagay na di mo inakalang magbibigay saya sa puso mo. Yung bagay na sadya pa lang nakaguhit na sa mga palad mo. Na di mo lubos maiisip na pwede palang mangyari kahit bago sa puso mo. Ang pagmamahal sa isang taong sadyang itinadhana para sa iyo. Bilang isang guro at class advisor, syempre ako dapat yung maging magandang ehemplo para sa mga estudyante ko. Ako dapat yung magprotekta sa kanila at magsabi ng tama at mali. Subalit nung malasing kami ni Christian, isang pagkakamali ang nagawa ko. Di ko alam kung bakit ko ginawa ang bagay na yun. Nakaramdam ako ng takot sa pagsapit ng umaga. Baka kasi galit si Christian dahil sa nangyari. Sa totoo lang, nahihiya ako sa ginawa ko. Subalit tila ba, walang maalala si Christian sa nangyari. Nakikiramdam ako pero parang wala talaga siyang maalala. Siguro, mas okay na yung ganito. Yung wala siyang maalala. At ipinapangako ko sa sarili ko na hinding-hindi ko na ulitin ang bagay na yun kahit anong mangyari. Kaya ito, pagkahatid ko kay na Christian, bumalik na ako kaagad sa bahay ko. Nahiga ako kaagad sa kama ko tapos iniisip ko talaga yung ginawa ko kagabi. Bakit ba kasi ginawa ko ang bagay na yun kay Christian? Kailangan makalimutan ko na yun at wala nang dapat makaalam sa nangyari. Kaya sa paglipas ng mga oras, eto, sumapit na ang gabi. Nanonood lang ako ng movie habang nakahiga sa sofa kung saan naganap pang krimen kagabi. Di ko na talaga ulitin yun. Ayoko na. Kaya eto, umalis na ako sa sofa. Umalik na ako sa silid ko. At siguro kailangan magpalit na ako ng sofa sa bahay kasi sa tuwing makikita ko ang sofa, naaalala ko ang lahat. Parang nai-imagine ko si Christian na nakahiga sa sofa. Tapos naaalala ko yung nangyari kaya dapat mapalitan ng sofa sa sala. Kaya eto, natulog na ako. Isang gabi na naman ang lilipas. Sana naman bukas eh. Di ko na masyadong maisip ang nangyari. At saka, papalitan ko na yung sofa na yun. Ang sarap na naman ng tulog ko kasi naman, minamasahe na naman ako ng pusa ako. Kaya ito, sa paglipas ng buong gabi, maaga pa lang gumising na ako. Magwo-workout kasi ako sa labas. Magpapapawis, kaya ito, madilim pa nung lumabas ako. Jogging lang hanggang sa pagpawisan. Sa labas na ako, inabutan ng liwanag. At bago pa tuloy ang sumikat ng araw, nakauwi na ako sa bahay. Medyo nakakainip ngayon. Walang makausap eh. Mas gusto ko talagang nasa paaralan ako. Marami ako nakakausap. Kaya naman, para di ako mainip. Nagbasa na lang ako ng mga libro. Ito lang talaga yung libangan ko, ang magbasa. At sa kalagitnaan ng pagbabasa ko, may biglang tumawag sa pangalan ko. Parang kilala kong boses na yun ah. Kaya sinilip ko kaagad at ayun, si Christian, nasa labas. Ngiting-ngiti eh. Ano ginagawa mo dito? Wika ako. Sir, baka may papagawa ka ulit. Wika ni Christian.
Kaya ito, lumapit ulit ako at binuksan ko ang gate. Tapos, may binigay sa akin si Christian na nakalagay sa isang plastic. Oh, ano to? Wika ako. Banana cue at turon, sir. Pinili ko talaga yung turon na pinakamahaba at pinakamataba. Para mas masarap. Wika ni Christian. Parang may naalala ko bigla. Salamat. Pasok ka muna. Wika ako. Kaya ito, feel at home talaga si Christian. Diretso siya dun sa sopa na plano kong ibenta. Pero wag na lang pala. Sayang naman. Sir, ang sarap talaga mahiga dito sa sopa mo. Ang lambot. Mas malambot pa to sa kama ko eh. Wika ni Christian na paikot-ikot sa sopa. Ganun ba? Wika ko. Wala akong masabi. Para kasing bata si Christian na naglalaro sa sopa. Tapos ayun, hinihimas niya yung pusa ako. Ako naman ito, nagtungo muna sa kusina. Naganda ako ng makakain. Nagluto ako ng ham at nag-init ako ng tinapay. At ito, naghanda na din ako ng kape. At dinala ko na doon sa may sopa kasama yung banana cue at turon. Oh, mag-umagahan tayo. Wika ako. Sir, kumain na ako. Wika ni Christian. Subukan mong di kumain ang inihanda ko. Ibabagsak kita sa subject ko. Wika ako naman. Hello? Sige na nga, kakain na ako. Wika ni Christian. Ang kulit. Kaya ito, sabay na kaming kumain. Ubos din naman agad yung pagkain eh. Tapos ito, kalaro niya ulit yung pusa ako. Nakakatawa kasi naman. Pinapamasahin niya talaga yung itlog niya dun sa pusa ako. Ang kulit. Sir, mamayang gabi na ako uwi ha. Okay lang ba na dito muna ako? Wika ni Christian. Okay lang. Basta huwag kang magulo. Wika ako. Hindi naman ako manggugulo, sir. At saka, sir, ano ba yung binabasa mong libro? Wika ni Christian. Ha? Ito ba? Mga love stories ang nakasaad dito sa mga librong ito. Kung paano maging loyal. At kung paano magmahal ng totoo. Wika ako. Nako, sir. Hindi naman totoo yan. Hanggang kwento lang yan. At saka, sir, akin na yung kamay mo. Huhulaan kita. Wika ni Christian. Kalokohan mo. Tigilan mo ako. Ayokong magpahula. Wika ako naman. Hello? Hula lang naman yun. At saka sir, marunong ako, promise. Kaya kong basahin yung mga guhit sa palad mo. Wika ni Christian. Dahil makulit si Christian eto, iniabot ko yung palad ko. Tsaka di naman ako naniniwala sa mga hula na yan. Feeling ko, pinagtitripan lang ako ni Christian. Kaso, nung hawakan na ni Christian yung kamay ko, parang kinabahan ako bigla. Para ako nakuryente. Tapos ito, habang hinahaplos ni Christian yung palad ko, nakatingin ako sa kanya na tila ba masaya akong nakahawak siya sa kamay ko. Sir, sabi dito, may makikilala ka, isang tao na mabait, tapos estudyante pa siya, sir. Basta mabait yung makikilala mo. At ang sabi dito, huwag kang magbabagsak ng estudyante kasi mamalasin ka, sir. Wika ni Christian. Gagi, tigilan mo ako, Christian. Kalokohan mo dyan. At saka may ibabagsak talaga ako kapag di nagtino. At laging tulog sa klase ko. Baka kilala mo yun. Wika ako.
sir naman eh. At saka sir, sabi dito, maging mabait kay Christian dahil napakabait na bata niyan. Uy ka ni Christian. Ay naku, napakaloko. Ay naku, ewan ko sa'yo Christian. Uy ka ako. Sabalit may naramdaman ako bigla. Kasi naman, nakapatong yung kamay ko. Sa pagitan ng mga hita niya, may nararamdaman akong kakaiba. Parang may nagagalit. Nalintikan na.